Spiritual ministers of God. Are you hearing me? Say amen. 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 So this first thing required accountability. So what this passage means to us? Acquired accountability. It's talking about preparing to the kingdom. Because in verse 11, in verse 12, in verse 15, verse 27, it talks about three words of kingdom. And the rest of the two words referring to the kingdom is to reign over. Therefore, as I conclude, it's referring to the kingdom. Are you with me? Look at this. After they heard these things, he proceeded to tell the parable because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. Verse 11. And verse 12. A noble went into a far country to receive for himself a kingdom. Verse 13. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, "We do not want this man to reign over us." He's referring to the kingdom. Verse 15. Having received the kingdom. Verse 27. But as for these enemies of mine who did not want me to reign over, he's referring to the kingdom. Now, my brothers and sisters, the greatest battle and threat to the church in the last days is the battle of religion. Yes. Some of you agree. Some of you are very quiet. Okay. The battle of the kingdom. In Matthew chapter 11, verse 12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom has been suffered violence, and the violence taken by force. Now, there are three. I will end here. There are three kingdoms we need to take it by force. Why don't you try and to change the tradition and the customs of many churches in the body of Christ today? How much time you spend gathering in the local church? One, two, three. Last Sunday, nagulat sila. Sabi ko, Pastor, nagsimula tayo ng three. Natapos kami 10 ng gabi. Kasi yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang simbahan. Hindi isang oras binabantayan mo. Prayer meeting isang oras. Bible study isang oras. Well, there is a time for everything. Pero pag ang Diyos nandiyo dyan at gusto mong baguhin yung tradition and custom ng simbahan, you have to extend your time because you are conquering first. Number one, kingdom within. Nasanay tayo. Yung konsepto ng isang tao pag umatid ng Bible study, isang oras lang, Pastor, ha? O sige, ganito. Isang oras lang. Bakit lagi sila nasusunod? Alam niyo sa simbahan ko, I challenge my members. Kung hindi kayo connected sa akin, layas kayo rito. I challenge them. Yung dami ninyo na dumadalo rito, alam niyo ba nakikisimpan lang kayo sa simbahan ito? Hindi ko kakaisa. Kaya pag gusto niyo umalis, lumipat sa iba, nagagawa niya. Tansin offering niyo, hindi maayos sa breko. Hindi kayo naturuan. Sabi ko nga, tatlong taon pagtsatsaga kita. Pero pag apat na taon, hindi ka natuto lumayas sa simbahan ito. Sabi ko, Lord, Panginoon, kung gusto siya alisin, anak, kaya ba siya inalis? Bakit? Hindi siya umalis, ikaw ang mamatay dyan. Ikaw ang tinawag ko, hindi sila. I am after you, not them. Jesus is speaking yan. Jesus said in John chapter 17, I pray the world, specifically, that the world. Come on! Amen. And ang pinako ngayon. Kagampi, nagpapalayas ng matitigas ang ulo ng mga membro. Sabi na sa membro ko, pag nandito ka, nagsimba. Sa susunod, pwede pa i-text mo ako. Magpaalam ka, Pastor, pwede pa ako magsimba dyan. At least, pag umalis ka, mabigla na lang magugulat ako, text mo na lang ako, Pastor, hindi po ako magsisimba na dyan. Marami ako natutunan, pero okay lang. Pero tinanggap kita, maluwag sa puso ko, pinakain kita, nilagay kita sa puso ko, araw kami pinagdadasal kita, dinadalo kita, ngayon isang oras na ito, lalayasan mo ako, at sasabihin mo sa text, Pastor, sa iba na ako nagsisimba. Sama na ba?